Magandang umaga mga ka-agri. Nandito tayo ngayon sa ating mga biik mga ka-agri. Nandito tayo ngayon mga ka-agri. Tuturuan natin silang uminom at saka kumain ng pellets na ano mga ka-agri, pambiik. Or yung mga pellets na pambiik talaga para masanay sila mga ka-agri. Yan. May mga biik natin mga ka-agri. Ang dudumi. Hindi ko talaga pinapaliguan yan mga kagri. Ano? Pagpanganak. Yan o. Yan ang ginagawa ko mga kagri. Yan tubig, nilagay din tubig. Wala pa, hindi pa sila ano mga ka-agri. Yan ang pagka-ikatlong araw, nilagyan ko ng tubig para matuto sila. Sa katagalan yun mga ka-agri, marunong na silang uminom ng tubig na sila lang mga ka-agri. Yan yung feeds na inano natin. Bali, ito palang gamit natin mga ka-agri, ang Erlewin Immuno Booster mga ka-agri. Gawa ng ano to, Pigrulax. Yan o. Ito ang ginagamit ko mga ka-agri kapag nag-edad na ng 3 days old ang ano natin, yung mga biik natin. Pinapaano, sinasanay ko na nitong pakainin mga ka-agri. Hanggang maging sanay na sila. Kasi ang maganda kasing ganito mga ka-agri, maaga mong pinapakain, tinuruan mo ng maagang pagpakain at painom. Hindi na sila nagdepende sa ano nila. Hindi sila nagdepende lang sa inahin nila mga ka-agri. Kasi ito kasi may ano na to eh. Parang may gatas rin itong kasama mga ka-agri. Immunomilk Nutrients. Advanced Piglet Nutrition with Immunomilk Nutrients. Ito mga ka-agri, nasa mga ano to. Nasa mga isang, wala nga isang daan to eh. Yan mga ka-agri. Mura lang to mga ka-agri, walang isang daan to. Ito ay mabibili natin sa mga ano, mga agribit supply. Na malapit dyan sa inyong lugar mga ka-agri. Yan. Nantinan mo, kakaano lang nila mga ka-agri. Tatapos na niyang sumuso sa kanilang nanay. Kaya yun. Maya-maya eh, paanoy na natin yung mga ka-agri. 3 days old pa to sila mga ka-agri. Itong mga biig natin. Yan o. Erlewin Immunomilk Nutrients. A few moments later. Tinuturuan natin silang uminom ng tubig at saka pagpakain mga ka-agri. Binigyan natin siya ng ano, paano kumain. Yan ang ginagawa ko mga ka-agri. Pagkalipas ng ikatatlong araw, pinapaano na natin, tinuturuan na natin kumain mga ka-agri para hindi sila magdepende sa ano, sa gatas ng inahin mga ka-agri. O tingnan mo. Yan. Kapag isang linggo na sila, wala na, sanay na sila mga ka-agri. Ang ano dito, hindi maano yung ano ng ina. Hindi siya gaanong papayat mga ka-agri kasi mayroong feeds na parang gatas na rin siya mga ka-agri kasi immunomilk siya mga ka-agri. Na tumulong para hindi gaanong ano yung stress yung ano inahin natin. Saka hindi siya papayat gaano mga ka-agri kasi may pellets na kinukonsume yung ano natin, biik na. Ngayon, umaga ngayon, mga alas 6 pa mga ka-agri. Kaya hindi muna tayo maglilinis. Maya-maya na tayo maglilinis mga ka-agri kapag medyo ano na. Yan yung inahin natin.
Yan yung inahin natin mga kaagri. Yan, pumapayat lalo. Yung inahin natin. Bagong kain. Hirap ng tubig dito sa amin mga kaagre. Hirapan ng tubig. Bali ito mga kaagri, nakita mo naman kanina mga kaagri, dandang kumain yung isa. Medyo marunong na silang kumain mga kaagri, yung, pero yung pag-inom ay di pag-aano mga kaagri. Kasi kabibigay lang natin. Itong feeds na para sa mga biik na immuno booster ay kahapon ko lang binigay ito eh. Pero itong tubig ngayon ko lang binigay itong ngayong umaga. Para at least alam na nila mga kaagri. Mga 1 week to. Mga 1 week to sila mga kaagri. Sanay na silang kumain. Hindi na mahirapan yung nanay nila or yung inahin natin. Yan. Hindi na mahirapan yan. Hindi na ganong mamayat yan. Hindi siya mamayat mga kaagri kapag palaging sinusuhan ng kanyang ano mga biik. Yan. Nagsimula ng maglaro. 1 week yan mga kaagri, mag-resting na yan. Yan, nagsimula na nga mga 3 days pa nga lang yan mga kaagri. Yan. Yan ang ginagawa natin mga kaagri.